Sa pursahan po na pinasok, itong compound ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy, dahil hinahanap nga po nila itong si Pastor Apollo Quiboloy. Ngunit umalma po ang abogado dahil ang kanilang ginawang pagpasok ay unauthorized dahil wala umano silang search warrant bagkus may dalalaman silang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Dahil walang tumanggap eh, baka utos na huwag kayong tumanggap, kukubain. Eh, natatakot daw, baka may ano, may lason, hindi naman tayo ganun eh. Kaya nga eh, hindi naman tayo gera yung pinasok. So, ayan ha, mabait pa rin talaga itong organisasyon or itong KOGC. Dahil kahit pa nasa pilitang pinasok, hinaras, may mga nasaktan sa kanilang mga miyembro, ngunit binibigyan pa rin nila ng pagkain itong mga pulis dahil madaling araw pa lang, alas 3 pa lang umano mga kababayan po natin, ng madaling araw, inandyan na po yung mga pulis na yan. At ang agresibo umano talaga na gustong manakit ay yung naka-pulger, yung may mga talagang akala mo pupunta sa matinding digmaan. Pero itong mga pulis, itong nakabang sa labas, mapayapa, hindi naman violente yung mga miyembro po ng King. Ayan, ay hindi naman sila talaga agresibo. Baga back up lang po yan sila. Sinubukan silang bigyan ng pagkain, hindi nila tinanggap. Takot siguro. Siyempre, nakikita na live eh. Pero ako, nakikita ko na sila bago sumalakay. Kasi katumbas na rin ang lupang hinirang ang bagong Pilipinas ngayon eh. No? Bagamat walang batas na nagsasabi na dapat inaawit yan sa simula ng lahat ng programa ng gobyerno, eh ngayon po nagkaroon na ng executive order na kinakailangan. Awit. So ayan o, at sinira po yung bandang likuran nitong compound ng Kingdom of Jesus Christ. At yun nga po, isa sa mga dinidiscuss po rito ay umano'y itong gustong ipasama sa mga flag ceremony itong bagong Pilipinas. No po, marami talagang pakulo itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero wala namang nagawang matino para sana sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang bagong Pilipinas. Ano na nakakatawa dyan, hindi ko alam po ano yung bagong Pilipinas. Kahit tono, hindi ko rin alam, Johnny Roque. Ano ba yan? So bago manalakay, dapat umawit muna ng bagong Pilipinas. Dahil sa bagong Pilipinas, heto na po ang mga pangyayari. Dating ko dito, tinanong ko yung CIDD representative at may lawyer sila. Nadalain ko, meron kayong search warrant po. Sabi nila, wala, arrest warrant lang. Pumapasok kayo dito sa mga offices namin, do you think that is right? And sir, pumayag po, tinuro sila, Attorney Kay Lorente. Pero ang sabi naman ni Attorney Kay Lorente, para lang to diffuse the tension at tumawag si Mayor Paste, na i-allow na lang sila. So kaya pala napilitan. So grabe no, wala silang search warrant pero talagang gusto nilang pumasok. Talagang mabait po at walang tinatago po itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil kahit wala silang search warrant ay pinayagan pa lang sila na makapasok sa mga pamamahay po nitong Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi naman lahat po yan ay pagmamayari ni Pastor Apollo Quiboloy, kundi yan po ay property ng Kingdom of Jesus Christ, ng buong simbahan, buong organisasyon po. So titingnan nyo po, pinayagan silang umikot, pinayagan silang mag-search, na walang kaproblema-problema. So ganyan po kabait itong mga namumuno sa Kingdom of Jesus Christ. At iwan ko sino nagbigay umano ng information sa kanila na nandyan ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. Na umayag, na pumasok sila. Pero the fact remains, sinabihan ko sila, but I think medyo mali yung ginawa ninyo na nagdala pa kayo ng mga stairs, yung parang makeshift stairs para dumubing sana, umakyat yung mga ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya, nagulantang yung mga members. Inko, kung wala kayong search, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang dalawa. Yung babae. Tamaan ng suntok. Tapos yung isa, member na IP natin, nasampal at kasi prevent niya yung pulis nabatukan, nag-heal ng gate, nabatukan, pinigil niya at nasaktan. So sabi ko, hindi naman siguro tama yun. Kaya kung tumawag kayo sa akin at pinag-usapan natin ito, wala hindi na kailangan ito. So yun, medyo mabait. Ilagay lang po natin sa konteksto, no? Panyero, bukod doon sa ang Kingdom of Jesus Christ compound ay naroon ang simbahan ng kingdom, nandiyan din ang College of Law, no?
mantakin mo, no? Yung College of Law mismo, eh, naging lugar kung saan nagkaroon ng illegal na search, no? At saka pangalawa po, no? Sabi nila wala silang search warrant, pero sabi mo may mahagdan sila. Nakita namin yung mga imahe, mga video na pilit nilang sinisira ang mga gate, no? So ano naman justification nila at ginawa nila yun? Nang walang search warrant. Actually, I have to put that in proper context po. Yung sinira ang gate doon, yung sa Glory Mountain, mas malala po doon na Sir Harry. Kasi doon sa Glory Mountain, sinira ang gate at may mga pinusasan pa na mga 3 members natin o 5 members natin pinusasan. Ang justification daw ay may dala silang mga tundang. Ano diyan sa Tagalog? Itak. Ano may dalang itak. Mga bolo. May dalang itak. Bolo. Eh, siyempre, bukid yun yung Glory Mountain yun. Nasa dulo yun ng ano, Tamayong Kalinan. Eh, mga farmers, pupasok ka. Fully armed, tapos naka full battle gear ka, may mga armor lights ka, and then papasok ka dun sa loob na di magulantang yung mga members. Anong unang kukunin ng mga taga-bukid? Ito ba yung itak? Correct. Yung dahilan na dinakit sila at sinira pa ang gate. Siguro. So ito lang po ha, nakikita ko dyan mga kababayan. Kung hindi talaga maayos ang pamalakad ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Kingdom of Jesus Christ, sino naman kaya ang tanga na talagang ipakikipaglaban siya at makikipagtulakan sa mga pulis? O, tingnan nyo po. So, nagpapatunay mga kababayan na maayos po yung talagang pangaral na ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila, na handa po siyang poproteksyonan against po sa mga ginagawa ng pulis na umano'y may pang-aabuso dahil wala naman silang search warrant, pero sa pilitan po nilang pinasok yung mga compound na pagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ, na isa nga po sa mga leader ay itong si Pastor Apollo Kibuloy. So dito po ang sabi ng kanyang abogado, gagawan po nila ng isang aksyon ang patungkol sa isyong ito. So ito pa nga kababayan po natin, posibleng may mga opisyal o pulis po na makakasuhan dahil sa kanilang paglabag. So hindi sila nagtagumpay dahil wala naman silang nakuha. At may nakuha umano ng bala, pero hindi naman pala yon sa Kingdom of Jesus Christ, kundi pagmamayari ng mga pulis na accidentally na nahulog. Medyo may overkill ata doon at medyo hindi tama talaga pursuant to the rules. Hindi na po overkill yan. Paglabag na po yan sa saligang batas. No? Illegal na po yan. Hindi lang po overkill yan talaga. Dahil ang service of warrant of arrest, pag nakita mo lang yung tao, wala nga po karapatan ang pasukin ng mga lugar para maghanap ng tao dyan kung walang search warrant. Eh, no? Dapat yan, nakikita nila kung nasan yung taong yan. No? So, hindi lang po overkill. Paglabag sa karapatan pantao, illegal ang ginawa po nila. At para nga po itong invasion na ng compound ng KYC. So, tama po ang salita na ginamit ni Jay, no? Pananalakay, padlusob sa Kingdom. Hindi lang doon sa Glory Mountain. Ngayon ongoing pa sa ano, sa Prayer Mountain. Merong isang bala daw na nakita doon sa may CR sa Prayer Mountain. At nagkagulo at first kasi isang bala daw. Eh, hindi naman alam ng mga member. Pero ngayon may nagtawag sa amin na binawi na accident lang daw pala 'yon na nahulog. Okay, sana 'yan, tanim ebidensya sana 'yon eh. Kaso nabisto. No. Kaya pinalabas na lang na nagkamali lang at accidentally nahulog. No. So malinaw po ha, at ang sinasabi umano ng mga pulis ay sinusunod lang po nila ang utos ng nakaitaas. O sino po 'yung nakaitaas? Mga kababayan po natin na may planong arestuhin po itong si Pastor Apollo Kibuloy ng sapilitan. So kahit wala naman talaga diyan sa Kingdom, pero gusto pa rin nilang halugugin itong compound kung saan ang sinasabi ng dyan daw iyaang si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago. So totoo pala yung ating prediction ano, na yung 2 batalyon ng staff ay posibleng gagamitin sa pag-aresto kay PRRD o posibleng gagamitin kay Pastor Apollo Kibuloy. So ayan, ngayon titingnan nyo po mga kababayan natin ay talagang ginamit po nila. So ang tanong, sino kaya ang kanilang next na target? Si Mayor Basti ba o si PRRD? Ako po, aabangan po natin yan mga kababayan, dahil mukhang masyadong napapraning na ngayon itong ating presidente. Yung isang bala doon sa... Ay, sabihin na natin may bala. Oh. Hindi po nila magagamit yan dahil there is no such thing as incidental search pursuant to a warrant of arrest.
lahat po ng ebidensya makukuha nila dyan, inadmissible for any purpose. Hindi po pwedeng gamitin yan po lingwahe ng ating Bill of Rights. No? So, sa pati sa Kitbog, meron ding nag-search doon, pati rin sa Samal, yung report ni Pastor doon, na parang rest and recreation area, meron ding nag-search. Doon, wala namang unusual na nangyari, except na illegal talaga din, kasi particular masyado pumasok sa mga areas ng na pati mga opisina at pati mga kwarto, medyo hindi talaga sana legal yun. Pero yun po ang nangyari kapag ngayon. As of now, dito sa Central, may mga pulis pa sa harap ng compound. Dito pa kami sa loob ngayon. Ang medyo good news lang dito, ang sarap po ng aming breakfast. Bulat po, bulat. Bulat. Nakain na ba ulat yung mga polis na alam naman nila na kung gano'n tayong kabayet, dinipastahanan ng karapatan, pinapakaiba sila. Inoferan. Professor, inoferan sila ng ano, ng mga sandwiches. Pero, mga sandwiches, inoferan sila na gulat na sila, Colonel Clarito. Pero walang tumanggap, siguro takot siguro malason. Pero wala naman tayong record na may nalalason po dito. Ibigay niyo yung burger dito, padala niyo sa amin at medyo nagugulo na si Jane. Ano yung waxis? Pero attorney, waxis daw yun. Attorney, si Jane Pito, malinaw, natapos na yung pag-check nila dyan sa KOJC compound. Sa malapit sa airport. Okay na dyan. Yes, malapit sa airport, pero ongoing pa sa ano sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, tapos na daw. Pero mabalik nila yung mga Jane. Pero ngayon tapos na at wala silang nakitang tao na hinahanap nila, babalik pa ba sila o tapos na? Ewan ko po kasi nandito. May indikasyon ba, Panyero, na paalis na sila? Nagpaalam sa amin sila, Colonel Clarito, at saka yung mga taga-CIDG, na aalis na daw sila. Pero nandiyan pa sila ngayon sa labas. And we will stay here. I-suggest ko nga siguro, dito na lang siguro ako matulog sa loob siguro next time, Tito Jay. Eh para ako nga nagsisisi nga ako na umalis pa ako kagabi diyan eh. Alas 9 na diyan pa ako eh. Dito na lang siguro matulog sa loob next time. Pero attorney, si mga kaibigan, kinakailangan ko muna magpaalam, pero I will be monitoring kung anong pangyayari at kung kinakailangan ng ating opinion ay ako ipapasok anytime, no? Yeah. Pero sa ngayon po magpapaalam muna ako tayo panandalian, nandito pa rin po tayo sa abroad at meron lang po tayong kinakailangan atenda na ng pagpupulong. Pero so nakita po natin mga kababayan, malinaw umano na may paglabag po sa ginawa nitong ating mga kapulisan at mukhang may mga matitinding utos po at pressure sa mga opisyal ng mga pulis. Kaya ganito na lang sila ka talagang dedikado na mahuli po itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero wala po silang nakitang Kibuloy sa mga compound na kanilang pinasok. So mali po yung kanilang intel, ano? So talagang ginamit nila ang puwersa nitong SAP, dalawang batalyon at sabay-sabay na pinasok, pinuntahan ang mga compound ng Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ sa Davao. So mga kababayan po natin, ano pong inyong komento at opinion patungkol sa isyong ito? Mukhang mas tumitindi na po ang gulo ngayon sa administrasyon ni PBBM na sana po ay maagapan ito ng maaga dahil marami na po ang galit ngayon. Hindi lang po yung nandito sa Pilipinas, pati na rin po yung mga kaibigan, kapatid, ayan mga kababayan po natin na OFW sa iba't ibang parte ng bansa. At ang hakbang ng maisugtok ngayon ay tuloy-tuloy na inorganisa sa iba't ibang parte ng mundo. So kasama na po yung France, Italy, Hong Kong. So sila po yung mga susunod na magkakaroon ng hakbang ng maisog. Muli, congratulations po sa hakbang ng maisog Japan. Ayan, na napaka-successful. God bless po at paalam.